Hi guys and hi ka Jerseyfied Negosyante. Panibagong araw at panibagong negosyo recipe at kakaibang dessert na pwedeng-pwedeng panghanda lalong-lalo na ngayong Pasko. Syempre gamit lang yan yung ating mga Jersey product. Ayan guys, sa ngayon nga ay gagawa tayo ng napakasarap na coconut melon pastillas. Syempre sabi ko kanina ay gamit lang yung ating mga Jersey product, yung ating Jersey melon at yung ating Jersey powdered milk. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na at simulan na natin ang pagluluto pagkatapos nito. Ayan guys, gagamit tayo ngayon ng pinakabago at napakasarap na Jersey Melon Condensed Creamer. Bago yan guys, sa isang mixing bowl nga, ay maglalagay muna tayo ng ating Jersey Powdered Milk. Yung ating Jersey Powdered Milk ay available na sa Shopee at Lazada. Yung link ay nandun sa ating description box sa baba. Ayan guys, maglalagay lang tayo ng 3 cups ng ating Jersey Fortified Powdered Milk. Napakasarap ito at bukod sa napakamura, talagang masustansya ito. So maglagay lang tayo ng 3 cups ng ating Jersey Fortified Powdered Milk dun sa ating mixing bowl. At pagkatapos, ay maglalagay na tayo ng 1 can ng ating Jersey Condensed Creamer na Melon Flavor. Ayan guys, napakabago nitong Jersey nito. Talagang napakasarap itong melon nito. Bukod sa melon na melon yung lasa nito, talagang affordable pa ito. So maglagay lang tayo ng paunti-unti ng ating Jersey Melon Condensed Creamer. Huwag natin bibiglain, huwag natin ibuhos lahat ng isang can ng ating Jersey Melon dahil tatansyahin lang natin kung medyo okay na yung consistency ng ating dough. So mix lang muna natin yung ating pastillas dough hanggang mag-corporate yung ating melon at yung ating Jersey powdered milk. So dalawang ingredients lang ang ating linagay dito, diba? Napakataling gawin lang. So mix lang natin ito. At pagkatapos, ibuhos na natin lahat ng ating Jersey Melon Condensed Creamer. At pagkatapos, mix lang natin ito hanggang mag-combine yung ating dalawang ingredients na nilagay. Ayan guys, sa puntong ito ay mamasahin lang natin ito. So kailangan naghugas tayo ng ating kamay. Dahil hindi magandang magmasak pag naka-gloves tayo. So kailangan maging malinis yung ating kamay. And then budburan lang muna natin ang ating powdered milk. Syempre galing sa Jersey yan. And then masahin lang natin ito hanggang maging firm na nga yung consistency ng ating dough. Or maging smooth na nga yung kanyang texture. So masahin lang natin ito. At pagkatapos ito ay magbibilog-bilog na tayo. So set aside lang muna natin ito. At para naman sa ating coconut coating, ay maglagay lang tayo ng 1 cup ng ating desiccated coconut. Pagkatapos, maglalagay tayo ng ating 1 tablespoon ng ating Jersey Melon Condensed Milk. So yung sobrang lang natin yan kanina. And then para mas maganda yung kulay, maglalagay tayo ng yellow na food coloring. Ilagay lang natin ito. And then mix lang natin hanggang mag-combine yung ating condensed creamer doon sa ating desiccated coconut. So ito na nga guys, set aside lang muna natin and then magbibilog-bilog na tayo. Ayan guys, nandito na nga yung ating mga sangkap, yung ating dough, yung ating desiccated coconut at yung ating liner. So kuha lang tayo ng ating 1 tablespoon ng ating measuring spoon. And then, kuha natin dun sa ating dough, yung ating pastillas. So, 1 tablespoon ang ating gagamitin dito para even yung ating sizes. Pero, nakadepende sa'yo kung gano'ng kalalaki ang yung gusto. And then, bibilog-bilogin lang natin ito at ibudbud natin dun sa ating desiccated coconut. Pagkatapos, ilagay na natin dun sa ating liner. Pagkatapos, repeat the process lang hanggang maubos na nga yung ating melon pastillas. Ayan guys,
Nakadepende nga sa iyo, sabi ko kanina, kung gaano kalalaking pastilya sa inyong gusto. Pero kung magne-negosyo ka, liitan mo ito. At depende na rin sa price na gusto mo kung magkano ang iyong ibebenta dito. Sa ganitong kalaki, pwede mo itong ibenta ng 5 pesos bawat isa. 5 to 10 pesos, depende na rin yan sa marketing nyo. Ginawa ko lang itong malalaki dahil natatamad ako pag maliliit. Ayan guys, sabi ko kanina, nakadepende sa iyo kung gaano kalalaki ang iyong gusto. So repeat the process lang hanggang maubos na nga yung ating pastillas. So di ba napakadaling gawin lang, tatlong ingredients lang, talagang makakagawa ka pa na ng ating napakasarap na pastillas melon. Ayan guys, para mas lalong sumarap ito, ilagay muna natin sa ating chiller ng 2 hours or sa ating freezer. At pagkatapos ay ready to serve na ito. Eto na nga guys, ang ating napakasarap na coconut melon pastillas. Mas lalong pinasarap ito dahil ginamitan natin ang ating Jersey melon condensed creamer at yung ating Jersey powdered milk. Talagang mas lalong mas masarap ang ating mga recipe. At para sa ating complete list of ingredients ng ating recipe ngayon, ay ilalagay ko sa ulihan ng ating video at sa ating description box. Para naman sa ating mga Jersey product na ginamit, yung ating Jersey melon at yung ating Jersey powdered milk, ay mabibili na sa Lazada, Shopee at sa lahat ng ating leading supermarket store. Ayan guys, maraming salamat sa panonood. Stay safe, God bless, and I love you all. Bye! Merry Christmas!